gising na sa magandang umaga. Dala ang panaginip, bibit ang pag-asa. Bastan mo ang paligid, hindi mo ba napupuna? Ang mundo'y sabik sa kislap ng iyong mga mata. Kumilos habang maaga, nananaginip pa ang iba. Iapak na iyong paa, simula na. Unatin natin ang kamay, bumangon nang sabay-sabay. Walang oras na sayangin, halika na. Hello po, ako po si Manuel Liam Tormes, ang SK Federation President of the Municipality of Pili. So ngayon po, nagkanta kami ng Linggo ng Kabataan, and hindi po sa Sibiso ang venue, and para po sa ko, magayon po si Approach Me, kakaiba. Ang Linggo ng Kabataan ni po, Pingin Corporate ni po ang agriculture, which is, gano'n nga po, kung iisipon ng mga yun, ano man na ayan. Pero ang goal ni nga po, iyang ano man da ayan, maaraman nila kung ano talaga yan. So sa hiling ko man po, since ini po, kumbaga prototype pa man sana, and introduction pa lang po sa mga youth, kung sa aspect po ang agriculture, tayo po, ipapadagos-dagos po ini, and sa mga masunod pong taon, magkakailwa kami ng mga programa na related sa agriculture. At least po, ini pong pinuunan ningon yan. Demi po bibiglaon ang mga hobbyists na pagka natuto sa agriculture, tinawan nyo po na sila ng introduction. So all in all po, sa hiling ko man po, based po sa mga seminars UNMA and sa application na ginipo nila sa bago, na-achieve din man po si objectives na gusto ming mako. Nasa kamay mo ang binhinang pagpapago. Nasa kamay mo rin ang tumig na buhay. Nasa
wanting input, but more than that, we were taught about, taught about skills such as critical thinking skills. For example, the other parts, segments of this whole program. So it's not po that we will center all that stuff. Na ano kami masano, natawag kami ng great input, and I believe we can make use of that, those inputs na yun, in the futures, na ano, in our future endeavors. Ulanin may magbubuhos ng biyaya. Hi, I am Joshua Angel Ronda, the SK chairperson of Barangay San Jose. So, as for my insights, I think the objectives of this activity naman is na-meet or it has been achieved provided that the participants are here. The participants are participating in the activity, like what is happening at Baiba, wherein they are playing, they are having fun. So, I think that's the main goal why the Linggo ng Kabataan is being pushed through. So, yes, the objectives are met. So, hi, I'm Aide Sabellado, the SK chairperson of Barangay of San Roque, and I'm also a chess coach. I think, and I believe talaga, na si event from yesterday up until now is na-obtain talaga si the objective. Mainly because, one, ang pinaka-objective is ma-consolidate si mga youth within the barangay, within 6 barangay of Pilipinas. Because number one, pinaka-objective is ma-consolidate and then ma-consolidate itong mga youth within the 26 barangay of Pilipinas para ma-recognize si mga concerns nila, para ma-amplify si mga voices nila. At the same time, that's something na mapailingin ni that we're stronger than ever, that the youth sector is something that we can never recall. Secondly, pangadua is the agribusiness, and this entrepreneurial is na-achieve din siya kasi even kami ng mga youth sa barangay kami masyadong as background also. Pero through discussion yesterday nga nito, we realized that we have to start small. Di man necessary na big ang puganta. It's important that ang mga small step pa, we transcend into bigger step pa siya. Kaya, dito si mga biggest takeaways. Mata, kumilos habang maaga, nananaginip pa ang iba, iapak na iyong... I'm Tyron James El Castro from Sagrada Pili, the president of Sagrada KK.Dat Chapter, and the Pili Municipal Federation Peace Officer of KK. Ang objective is syempre yung pag-digitalize ng mga pag-encourage sa youth ng digitalization through agriculture. So the event is successful naman kasi nabigay niya yung mga key concept na kailangan ng mga youth para ma-encourage or ma-intertwine siya sa larangan ng agrikultura. As for the insights that I have gained from this activity, it is not stated by any of the speakers or it was not mentioned by any of the activities, but I think the very insight that I've gained from this is when we connect with the youth, that's the time that the youth will be able to help us, or that's the time that the youth will also be connecting with us. So it's a win-win process. The activity is a win-win situation for both the youth and the organizers, provided that yun nga, yung objective na maging isa ang kabataan ng municipality of Pili is na-achieve naman through this activity. Nanoodan ko talaga yesterday kasi na very takot. Nanoodan ko suod na, is very takot kitang malay to do some action daily because si mga nakapalibot sa tuya, gabi ang pressure, si mga nakapalibot sa tuya, naiisip na baka failure lang ang gigibuntang action. But something that we realized yesterday, sa gabos na speaker ka, that nag-start sila sa small action na ginibon nila. Nag-start sila duman sa small idea nila na later on nag-flourish siya into bigger arena, na-recognize na siya into different provinces na nakaabot na sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao.
na it's something na this small step can make big impacts. Small innovation can give impacts to others. I'm a person kaya na even the little things I appreciate. So just the mere fact na nagpa-participate ang youth, na hihiling ta na nag-engage na sila sa mga activities na para man din sa INDA, ito itself is something that must be appreciated. And yan, ito ang pinaka na-appreciate ko. Mag-engage lang sa INDA, mag-participate sa INDA, maging cooperative sa INDA sa mga activities na inilalaan para sa INDA. Then, yun. Happy na ako doon. We recommend this to the community, especially like, directly affected po kakal ni agriculture, na iyo yan ang pinaka, environment, agriculture, is yung pinaka main point yung pinili sa linggo ng kabataan since yesterday. So, nire-recommend ko siya, although, di siya interesting for most people. Kasi, syempre po, yung iba pa ng interest. But at least, people need to be informed about what they're doing. Kasi, whether they like it or not, affected pa din sa katawan. Sabi nga ni Pukayan, everything is political, the personal is political. Ganun din ang sa pinag-uusapan natin. Maybe there are things that needs to be improved, but I will recommend this activity provided na balanced siya, nag-providing knowledge yesterday, more on seminars, talks, workshop, but then this time naman, today, the youth are engaged with activities na kumbaga nalilingawan na or napapalitan na ang mga panibagong na-acquired sa digitalization. So, if I will be asked, I will recommend this but with some revisions or improvisation sa activity or sa program itself. Siguro ang pinaka na-appreciate ko dito is that we are very like nasa different municipality. Ang pinaka-appreciate ko is nag-on kaming avenue para mag-connect to one another. Kasi importante masyado na marahin na nakukoconnect kita sa kalasaw. Upon connecting with each other, nai-engage ta sa kada saro kung ano si mga diversity pwede tang ma-unite as a youth sector. And thirdly na ito yung, after ma-engage, ma-amplify mo naman si mga voices ninda. Madadara mo sa barangay Nindo, madadara mo sa municipality level, yun po sinabi. So, my most significant learning that I learned on this event is that youth must empower agriculture. Because syempre tayo mga sabihin natin mga generation na natin is syempre nasa mode of mode of technology. So hindi na natin napapabayaan na natin masyado ang pagpasok sa ng agriculture. So given that na binigyan ng importansya ng ating ng LIDO or dito sa event na to is to mabigyan tayo ng parang idea na dapat ang youth ay mag-engage through agriculture. Yes po, one of the skills na siguro na i-improve kaning activity na ni is more on the soft skills on how we socialize with other people, provided that the participants are diverse. We have participants from different barangays here in PD. They seem na magkakabiristuhan, pero because of this activity, they were able to create a bond wherein nagkabiristuhan na sila and kung may hiling tama o mahon man silang nagkakaeribanan. So, more on the soft skills side wherein si the way ta kung paano kita nag-interact or socialize with other people. Ito si Sarah, si mga nade-develop through this activity. Ang agriculture mo niyan is kakalagang yung bago sa 10 center of participation sa sanggol ng kapataan. So, we're clueless when to start or where to start kaya sa agriculture. We realize na garo, okay, sa pagiging sa agribusiness pala, pwede na siyang ma-engage niya sa youth. Nabaho lang kami sa sports, baho lang kami education, there are other center pa pala that we need to prioritize. Ngayon yung agriculture nga eh, na worthy man siya i-share sa mga youth kasi it's something na ang agriculture tinatawag ng importance because without
agriculture, you don't know kung saan kita mo niya makuha ni source of living tax, saan kita makuha ni income ta, given the Philippines is agricultural center. Appreciated ko naman yung mga, yung efforts na ginawa ng, yan, ng Lido Pili, also ng CBS-UA Extension, na pag-facilitate sa aming mga youth na ma-encourage and also magkaroon ng new learnings about sa youth empowerment through agriculture. Si mga na mga seminars yesterday is more on entrepreneurship, more on agriculture related topics, ano po. So ito, it allows us to view the world in a perspective na we need to provide importance din duman sa mga activities that are related to agriculture. Why? Because sabi nga ni, yun na yung si backbone kang sa to yung economy. Agriculture is the backbone of our economy. So, yes, based duman sa stories kang journey ni ma'am, si my product, pati na din si mga tig-share kang other speakers, I was able to realize na dapat ang agriculture, we provide importance to it. It's not just something na we neglect or we give little attention to. So, yan. Siyempre, yung mga sabi natin, as a good leader, you should be a good follower. So, maihikayatin ko pa din sila na mag-engage through agriculture. Kasi yan naman yung basic commodities na kailangan ng mga tao. Ina-apply ko na sa sarili ko kasi from what I'm experiencing, agriculture is like the life sustainment of our life or of our ano of our life. So need ng agriculture, need natin kumain, need natin yung basic commodities na like yung crops, agri-crop production, kailangan natin yan. So we need that na maging ano applicable sa araw-araw nating ginagawa. Inot po, ang siyempre ang pinaka na-appreciate ko po is gusto ko pong magpasalamat sa buong Sibiswa University na natawanan po kami ng venue, na libre lang po, and sunod man po is yung mga participants po na nag-attend. Halos naglampas po kaya ng 100 na umiisipon po kaya, and based on my experience man po, pag kami po nagpapaseminar mga chairman, medyo masakit po magugot talaga ninyo. Pero ngunyan po, nahiling me, nadakol nag-attend po and interesado man po sila sa samuyang tinawang mga sa si mga speakers, si mga pig-discuss po na iyo po nga sa magiging parang pinakapuno po ninda ning kasi framework po ninda sa agriculture. Ating linggo ng kabataan 2024 ay isang makabuluhang aktibidad ng mga kabataan. Dahil ito ay napapadaob sa batas na kailangan magkaroon o maganda ang lakang na gobyerno ang Pili ng Linggo ng Kabataan. Kung saan ngayon ang ating tema ay kung saan nakapaloob dito yung sustainable development using the digital age. We are in the digital age ngayon, kaya yung mostly yun ang topic natin as one center of participation is agriculture, more on agriculture po yung talagay natin sapagkat ito yung bagay na kung saan ang mga kabataan ay nalilimutan. Mostly ang binibigyan nilang pansin yung laro na sa ngayon yung oras ay mostly sa laro na yung binigay. Pero sa mga isang unang araw, meron tayong mga inibitahan ng mga eksperto, lalong-lalo ng mga kabataan, na given sila ay nag-aaral, sila ay kumikita sa kanilang pamamaraan, na nag-inspire din sa mga kabataan dito sa lugar ng Pili. Kaya tuwang-tuwa po ang ating mga kabataan na nakilahok sa kanilang sa ganitong programa na magagamit nila sa kanilang barangay, maibahagi nila kung ano ang kalagahan nito. Lalong-lalo na sa agri-entrepreneurship na palagahan hindi lang yung environment o yung agrikultura, maging kung paano po papaloob yung ekonomiya ng mga kabataan. Kasi mostly ang mga training ay leadership training, pero ito yung kaibang na twist para sa kabataan na mas maigit sila sa dito. Bibilan niya, nandito sa atin ang Central University of Agriculture na siyang tumutulong sa mga training, ang ATI, ang Department of Agriculture, na walang sawang tumutulong sa mga
training and inputs na maaari natin ma-inculcate sa ating mga kabataan ng Pilipinas. Siyempre, salamat din po sa lokal na gobyerno ng PBS sa pangunan ni Mio Tambungalunta na na-realize po ang ganitong programa na mabigyan ng budget at the same time sa Bunang Bayan sa lahat ng mga offices na tumulong, lalo na Central University na nakiisa ang Extension Division sa pangunan ni Dr. Vladimir Puronda, sa isang kay Ma'am Abilin Ginoo, Sir Roy, sa lahat ng mga extension faculties, student, para mas maging matagumpay ang dalawang araw na ito. Alam po namin na yung programa ito ay isa lamang sa mga programa na gustong iparating sa mga kabataan na mas lalo sila ma-engage. Ako si Joshua Angelo Ronda, kabataan ako. Ako si Aid Sabillado, kabataan ako. Ako si Tyron James El Castro, kabataan ako. Ako si Cecil, kabataan ako. Kabataan ako! Kabataan kami! Yay! Ang binhi ng pagbabago, nasa kamay mo rin.